si Hong Jang Yang na nakababatang kapatid ni Michael Yang ay may joint account sa isa sa mga kasosyo ni Guo Huaping sa negosyo, si Yu Zhengkan. A few days huling mga tanong ko sa inyo para ngayong araw, Mr. Yang, tungkol sa mga connection niyo. Mukhang malapit po kayo sa maraming matataas na opisyal ng gobyerno. Ang kapatid niyo naging economic advisor ni dating Presidente Duterte. Malapit din po ba kayo kay dating Presidente? Isa sa mga kasosyo ni Guo Huaping sa negosyo, si Yu Zhengkan. A few days ago, nahuli ng mga opisyales ng Bureau of Immigration si Yang Jianxin alias Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang. Michael Yang has previously denied any connection with illegal COGOs. But it seems his elder brother has dipped his hands in POGO and scam money as well. A POGO associated with Tony Yang, Oro One Corporation, lists him as president. Ito po yung SEC document ng Oro One. Itong Oro One ay service provider ng Sean Wei. Ito naman po yung registration ng Padcor Oro One bilang service provider ng Sean Wei Technology Inc. Sean Wei na alam natin na binaliktad na pangalan ni Lin Wei Xion, alias Alan Lim ng Pharmalee. Ang email naman ng Sean Wei, ginagamit ng isa pang POGO, Rick Hartz, na ang papeles ay nakita sa Bamban. Mukhang iisang network o iisang One Big Happy Pharmalee lang talaga ito. Tagal na natin nababalitaan si Michael Yang. Ang katotohanan ay bagamat mas kilala si Michael, si Tony ang sinasabing totoong architect ng operations ng mga Yang. Mamaya po sa aking pagtatanong, mas palalalimin ko pa ang mga koneksyon ni Tony Yang, Guo Huaping, Mayor Dong Calugay sa isa't isa at sa iba pang mga persons of interest. I also wish to surface other areas of concern. Halimbawa po, nabatid namin na ang Homalig Island sa Quezon Province ay mistulang playground ng mga Bamban Pogo bosses at posible din na pinagtaguan ni Guo Huaping. Ang co-accused niya na si Yang Bin ay may family link sa mismong nakaupong pamunuan ng Homalig. Titiyakin natin na managot ang dapat managot at ang mga polisiya natin ay di ganito kadaling paglaruan. As our hearings draw to a close, sa palagay ko ay mahalaga ding balikan kung bakit natin ito ginagawa at para kanino. Sa gitna ng mga seryosong usaping ito, nakukuhang magpakyot at magpakengkoy si Guo Huaping, Cassandra Ong, at iba pa. May love angle, may pakilig, may paawa effect pa. It is important to sift through the noise and remember what this hearing has always been about: human beings forced to work as slaves and the ineptitude of Philippine law and government to prevent it. Inaalipin, sinasaktan, at inaabuso habang nagpapayaman ang mga katulad nila Guo Huaping and their criminal enterprise. This is front and center of our investigation.
This blatant abuse of our institutions must stop. These human trafficking activities must stop. These money laundering activities must stop. Buwagin natin ang mga sindikatong ito. Sa araw na ito ay ihahain ang sampina laban kay Guo Haping alias Alice Guo, Zhang Yer alias Sheila Guo, at Cassandra Leong. Haharap kayo sa hatol ng batas. Sheila Guo, the Senate's